na talakay na natin concubinage and adultery. Pangatlo kayo, Mark, sa ating paksa, bigamy. Ano ho bang ibig sabihin ng bigamy? Nasobrahan ka sa pag-ibig. Ha? Ganon? Bakit? May isa ka na, may asawa ka na, nagpakasal ka pa ng iba. Hindi ka lang nangaliwa, yung kamit mo, pinakasalan mo pa. Antindi. Double. So, double jeopardy. So, ibig sabihin, you are married, the act of marrying another. Nagpakasal ka habang valid pa ang first marriage mo. First marriage mo, valid pa. So, ibig sabihin, nagpakasal ka bago ang first marriage mo na-dissolve or na-annulled, bago ang absent wife mo or absent husband mo declared as presumed dead by the court. So, nagpakasal ka ng pangalawa, yun ang tinatawag na bigamy. Naku po. Si ano-ano po ba dapat, Kuya Mark, na patunayan para ka makapagsampa ng isang kaso, bigamy? Pag bigamy, may mga may papatunayan ka. For example, idemanda mo yung asawa mo ng bigamy. Number one, married siya dati. Okay? Married siya sa ibang babae or ibang lalaki before. Pangalawa, yung first marriage niya hindi na-dissolve through annulment or nullity of marriage, or yung siya, for example, absent spouse siya, hindi siya na-declare ng court as presumed dead. Pang-apat, nagpakasal siya ng pangalawa. Yung second marriage niya has all the elements to make it valid marriage, except if not for the presence of the first marriage. When you say all the requirements, may kasal, may marriage ceremony, may mga ninong, may mga marriage license, for example, we say lahat ng elements ng marriage nandyan sa second marriage. So valid ang second marriage if not for the presence of the first marriage. Yun ang kailangan i-prove niya na bago niya idemanda ang lalaki or ang babae ng bigamy. Parang meron narinig akong senador na may kasong ganito. May kaso ganito, pero I cannot explain that because hindi natin alam yung story, alam yung buhay niya. Kung alam natin yung buhay niya, maybe ma-explain ko. But sabi ko lang ang batas. Ang batas, nagsasabi dyan, kung nagpakasal ka ng pangalawa habang kasal ka pa sa unang asawa mo. But don't forget, may exception dito sa bigamy kasamang MJ. Yung tinatawag ng mga Muslim brothers natin, pwede sila hanggang apat. Hanggang apat ang pwede nila. But of course, kailangan equal yung treatment sa first hanggang fourth wife, equal sa pagmamahal, equal sa oras, equal sa panahon at support na ibibigay sa lahat po ng pamilya nila. Yun lang ang exception sa batas about sa mga Muslim brothers and sisters natin. But with respect sa mga Christians, only isa lang dapat ang magiging legal wife mo. Paano kayo, Mark, kung kasal si lalaki sa abroad, kasal din siya sa Pilipinas, bigamy ba yun? Pag bigamy kasi, kailangan the first marriage valid. If we say first marriage is valid, registered sa Pilipinas. Second, yung second marriage niya dito sa Pilipinas. Okay? So in fact, for example, kasal ka sa Pilipinas, tapos nagpakasal ka sa Hong Kong. Can you be prosecuted for bigamy? Hindi. Why? Bakit? The alleged crime was not committed in the Philippines. It was committed in Hong Kong. So sabi ng batas, in criminal law kasi MJ, kailangan the crime must be committed within Philippines because criminal laws are territorial in nature. So, for example, nandito ka sa Pilipinas, kasal ka dito, tapos dahil nasobrahan ka sa pag-ibig, nagpakasal ka sa Hong Kong, ibang babae ang pinakasalan mo, pwede ka ba idemanda dito sa Pilipinas ng bigami? Hindi. Bakit? The alleged crime was not committed in the Philippines. It was committed in Hong Kong. Alright, may tanong po si Victor Suarez. Pwede po bang kasuhan ng bigamy ang isang lalaki kung gumamit siya ng ibang identity sa ibang lugar at nagpakasal muli? Lupit. So, madimanda ka pa rin ng bigamy. Aside sa bigamy, pwede ka pa rin madimanda ng falsification of a public document. Don't forget, isa ka lang na tao. Kahit ilang pangalan mo pa, kahit for example, si Pedro ang pangalan mo, binago mo yung pangalan mo, naging Jose ang pangalan mo. Ma-Pedro ka man, ma-Jose ka man, one and the same. So, therefore, one and the same ka lang dyan, kailangan i-prove mo lang si Pedro at saka si Juan, isang tao lang yan. So, pwede ka madimanda ka pa rin ng bigamy. Aside doon, madimanda ka pa ng falsification of a public document.